magiging bulat kang tagasunod. Kung kaya paulit-ulit, bago mo tanggapin ang Panginoong Hesukristo, kailangan mong makinig, mag-aral ng mga salita niya bago ka maging isang ganap na tagapagsunod o disciple niya. Teaching is presented with the immediate goal of explanation and explication. Ibig sabihin po yun, sa paraan at sa panahon ng pagtuturo, binibigyan tayo ng mga kaalaman. Samantala, pagdating po naman sa sermon, preaching is making a declaration of good news presented in a mode of proclamation. Pag sinabi po proclamation, orally, verbally, minsan diretso, minsan may mga preachers na pinatatamaan yung inyong mga puso, yung mga ego natin para ma-absorb natin kung ano yung mensahe ng kanilang mga topic. So, yung akin pong binawa, pinagkaiba o pinumpil, yung tinatawag nating preaching and teaching, na kung saan preaching is presented in a mode of proclamation with the immediate goals of invitation and exhortation. Samantalang ang Bible study naman, na kung saan ay dapat teaching, to ay presented with the immediate goal of explanation and explication. So, napaka-linaw po. Yung tinatawag natin explication, kapag sa teaching po, ito po ay nakafocus on the detailed analysis and explanation of text or concept from the Bible. Detalye po yan, hinihimay-himay, binubusi-busisi. Kanino sinabi ang salitang ito? Bakit sinabi? Di sa mga kadalasan may mga taga-pagturo, babasahin lang bigla po. Misan kami rin, nangyayari po yan. Magbabasa kami po ng ilang mga chapter and verses, but yet we don't know exactly to whom it was addressed. Kanino binigay ito? Kanino sinabi ito? Sino ang nagsalita nito? Misan hindi po natin alam yun. Madalas nagko-quote lang tayong mga kalabasa. Napapansin po yan. Kaya kung ilan ng mga Kristiyano o yung ibang mga nasa ibang kongregasyon, magugulat kayo, kinote niya ang salitang gano'n. Pero nung kinote niya sa Old Testament, kanino ba sinabi ang Old Testament? At i-apply mo sa atin sa New Testament. Ang Old Testament ay ginagamit natin bilang tuntungan ng ating mga pananampalataya at mga batas na sinusunod. Ngunit ito hindi tayo nasasakop sa Old Testament. Tayo ay nasa bagong tipad na. Tapos kumote siya po sa Old Testament at pilit ipagagamit sa inyo sa panahon natin. Kaya sa Bible, sa Bible study, you have to be very careful. Magtanong tayo upang ikalalago ng ating mga kaalaman. Hindi tayo dapat maging bulag na pagkasunod lamang. Pagdating po sa sermon na tinatawag natin, it is what we call exhortation, involved using or urging or encouraging someone to take action or adopt a certain perspective. Sa sermon po, kami nagbibigay ng mga inspirasyon, pag-aanyaya. Binibigyan namin kayo ng mga magpapainit ng inyong isipan at puso upang tumaas ang ating mga pananampalataya at magbago ang ating mga pag-uugali patungo sa isang kabutihan o sa isang maayos na pamumuhay. Yun ang ating objective para sa sermon. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng Bible study at ang tinatawag natin yung sermon. Kaya kung hindi biro ang magturo, maaaring ang isang tagapagturo ay malaya, lalo na't ang mga kapagpaguhan. Pero hindi po pwedeng magturo o hindi po pwedeng
mag-sermon ang hindi pa nagtuturo. Paano ba natin sasabihin po ito? Sorry. Marami po tayong elders na tinatawag natin sa ating panambahan. May mga elders po tayo. Pero hindi po lahat ng ating mga elders ay capable to conduct a Bible study. Hindi po lahat ay capable. But our elders can do the sermon. Dahil po sa kanilang matagal na pananampalataya, kanilang mga spiritual experiences and life, ay pwede po nilang i-share. Pero, ilan po sa ating mga elders ay talagang hindi dumaan doon sa masinsinang pag-aaral ng banal na kasulatan. Sa 1 Timothy 3:2, sabi po, being able to teach is a requirement for being an elder. So, dapat pala po, ang mga elders din po ay kailangan dumaan sa masusing pagtuturo. However, Paul makes a distinction that elders who labor in preaching and teachings are worthy of double honor. Sa Timothy 5:17. Mas higit pala po na binibigyan natin ang ating mga tagapagturo kung siya ay marunong magturo at the same time ay nakakapag-sermon, then they should be worthy of double honor. Dito pinakita po ni Paul na kung saan masusukat ang inyong mga tagapagturo sa paraan ng kanyang kaalaman, sa Bible study at sa pagbibigay ng mga sermon sa atin. At bilang pagwakas ko, nais mong iwan ang isang talata na kung saan preaching and teaching. Okay, hindi ko po sinasabi na hindi importante ang teaching o dapat lamang tayo mag-concentrate sa ating sermon. Hindi po. Preaching and teaching are both necessary for the church to grow in the faith and knowledge of the Word, so the body of Christ can grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Kaya po tayo ay patuloy na nangangailangan ng mga tagapaglingkod. Okay po. Kaya po yung sa ngayon, kung tayo ay may mga maikok, mga kalalakihan na maaaring tumayo pa para sa Bible study, kasi hindi natin gumagawa sa ibang pagkakataon ang Bible study. Napakahirap natin ipunin. Hindi po ba? Pero ang Bible study ay maaaring gawin ng mga ilang kalalakihan. At yun po ay kung sino man ang mga kababaihang interesado, ay pwede rin po dumalo. Maaari natin gawin ang Bible study before ng ating church service. Kung tayo ay sisimula sa 9 o'clock, pwede tayo 8 o'clock. Kahit ilan lang yung mga unang dumating dito, palitan po tayo ng ating knowledge o dun yung dalhin yung inyong mga katanungan sa ating mga ministro. Then, pagdating po sa service natin, kahit po yun ay yung tinatawag na sermon proper na lamang. Kaya I hope na sana po ang mga susunod na pagtitipon, tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagpapaunlad ng ating kaalaman sa mga salita ng ating Panginoon. Ang tanong ko po, ito bang aking ginawa ay Bible study o sermon? Bible study. Bible study po. So, meron pong katanungan.